Lumilitaw ang hagna sa mga dokumento noong 15 ng Marso taong 1565 nang si Miguel Lopez de Legazpi ay itinaboy ng hindi kanais-nais na hangin patungo sa baybayin na ito at dahil ang kanyang punong barko na San Pedro ay sumailalim sa pagkumpuni sa kahabaan ng Hagna Bay. Sinimulan ng samahan ni Jesus, mga Jesuita, ang kanilang gawain sa tinatawag na San Miguel de Hagna noon pang 1596. Isinulat ng mananalaysay ng Recollect na si Licinio Ruiz na ang paring Jesuita na si P. Jose Sanchez ay nagtatag ng parokya at bayan ng sabay noong 29 ng Setyembre taong 1631 kasama ang San Michael Arcangel bilang patron nito. Ang pangalang Hagna ay, ayon sa mga makasaysayang talaan, ay nagmula sa maalamat na vernacular exclamation na, ni Hagna na. Nagsimula ang kwento sa karaniwang pangyayari sa bakana ng isang maliit na ilog na natuyo na ngayon ngunit ang aktwal na mga bakas ng tunay na pag-iral ay nakikita pa rin ng walang pag-aalinlangan. Sa bunganga ng ilog ay may isang butas o kwebo na may malaking lalim at sukat. Ang ganitong kalagayan ng ilog ang naging dahilan upang tawagin ito ng mga unang naninirahan bilang Boho River. Ang ilog noon ay sagana sa napakaraming isda na tinatawag na tig sa lokal na dialekto. Kapag ang paaralan ng partikular na isda ay naglalaro sa ibabaw ng tubig, ang bahaging iyon ay tila-tila langis ng nyog na kumukulo sa isang kawali. At sa tuwing nakikita ng mga tao ang mainit na ibabaw ng tubig na dulot ng paggalaw ng mga isda, madalas nilang binabanggit ang ni Hagna na ibig sabihin ay halos maubos na ang mantika. Sa makatuwid, mula sa karaniwang pagpapahayag na ito ng mga taga-nayon ay umunlad ang kasalukuyang pangalan ng bayan na Hagna. Ang mga unang nanirahan sa Hagna ay nagmula sa mga katutubo ng Lubok at Talibon, nais ng mga settler na ito na lumipat sa Mindanao sakay sa kanilang mga sailboat na tinatawag na bilos, dahil sa sama ng panahon, napilitan silang sumilong sa Hagna, gayunpaman, ang maikling kanlungang ito ay naging isang permanenteng pamamalagi nang makita nila ang Hagna na kaakit-akit at isang perpektong lugar para sa pagtatatag ng isang nayon. Don't forget to like, comment and subscribe.